Treasure Hunting Weekend, mga katiyats. Ito'y part 2 ng ating video kahapon tungkol sa natagpuan na bronze jar with a raw diamond and the priest medallion sa lugar na yan, kaya ang buong palibot ay aking nilibot at inspeksyon. At ang hanapin ko dito ay ang tinatawag natin na big deposit using my dowsing rod. Yan ang pinakita ko sa inyo doon sa The Golden Boy Real Guide to Treasure na aking iparapol ngayong buwan ng July, at merong tatlong manalo niyan na dowsing rod. Napakaganda niyan. Yan ay parang bullpen na retractable antenna. At malakas ang detection niyan kisa ordinaryong copper rods. Yan kasi ng mga klaseng rods ang ginagamit na antenna sa mga TV, sa mga radio. At gold-plated siya para mas epektibo sa paghanap ng gold. Bakit ako nagsuspetsa na nandito ang nag-ipis na dyan? Nandiyan ang big deposit or treasure bunker sa lugar na yan. Kasi ang dowsing rod, ang na-detect niyan ay mga void spaces. A void space, ibig sabihin mga empty space under the ground. Kahit nasa lalim na 50 meters ay kaya niya hanapin ang mga bakanting space underground. At kung bakanting space underground, it can be natural cavern, natural cavity, or it can be a treasure bunker. Kasi void and empty space din ang treasure bunker, at nilagyan niya ng gold bars. Ang hinahanap naman ng dowsing rod ay hindi talaga ang gold, kundi yung lalagyan ng gold na sinasabi natin na void empty space underground. Okay, ang high-tech na gagamitan kasi, mga katiyats, palagi yan na decoy. Mayroon kasi mga decoy na nilalagay ang mga hapon sa kanilang area. At magkamali palagi ang mga high-tech na gadget. Pero sa dowsing, believe talaga ko dyan sa dowsing rod. Marunong talaga siya maghanap ng mga empty space, void space, underground. Kaya tatlong try ko yan dyan na spot. Ay nandyan talaga ang malaking hukay na tinabunan. Pero hindi ako sigurado kung yan na talaga ang big deposit. Okay, ito yung itsura ng lugar doon, mga katiyets. Ito yung kanyang drawing ko ng vicinity ng mapa ng lugar kung saan merong magandang marker sa unahan. Ito yung sinasabi nila na dalawang suso daw na merong puso sa gitna. Itong sa gitna ay hugis heart din yan na bato. At yan ay nasa 10 meters distance papunta rito, which is merong kakaibang pyramid shaped rock. Ayan, parang spade. Kung lagyan natin ng ganyan, ay spade na yan. Or parang baliktad na heart. Okay, at parang kinarb siya ng pasadya. Kaya ang dahil sa dito nakaturo ang heart, at ito naman ay nakaharap dito, kaya yan ang aking dinowsing. At dinetect ko rin, baka merong nalaglag na mga gold medallion katulad ng natagpuan ng ating kaibigan dyan sa lugar na yan. Napakamahal ng medallion na yun. Hindi gold ang pagbabasihan doon. Ang history, tsaka napaka-antique. Antique na siya, 17th century medallion. At purong gold. Kaya napakamahal. Kaya maswerte nga sila dyan. Pinagpala ng Diyos. At dito, mga katiyets, ay tatlong beses na tinesting ko ang pag-ikes ng dowsing, ay ganun pa rin na lugar. Kaya 90% I believe na meron talagang bakanting space underground na na-detect ng dowsing. Kaya pinapaloap ko ito ng aking mine lab detector. Baka merong nalaglag din dyan na iba pang medallion. Kasi kung nalaglag lang ay nasa 1 meter lang yan ang pagkabaon. Sa tagal ng panahon ay kumakapal ang lupa dahil sa vegetation, mga dahon at alikabok. Kaya kung meron man ay matagpuan natin yan.
At dito naman tinesting ko itong malaking bato dito. Malakas ang kanyang metal detection. Parang may laman ang bato na ito. Kumpara sa ibang bato, siya lang ang malakas, yung parang triangle sa ibabaw. Kaya dalawa kaagad ang suspect dyan, ang big deposit. Kanina napansin ko rin yung lugar na dinadousing ko ay doon kasi tinatapon yung tubig galing sa hukay. Doon yung hukay kahapon. Ang tubig doon ay doon ko pinabuhos at nagtaka ako bakit hindi nag-spill out. Ang tubig ay hindi ito biglang sinipsip lang ng lupa. Madaling sinipsip ng lupa ang tubig kahit na ilang balde yung binuhos doon. Ibig sabihin, meron talagang empty space underground. It can be natural cavern or natural caves or tunnel underground, or it can be man-made. At kung man-made yan, alam nyo na, may laman yan na treasures. Okay, kaya lilibutin ko ang buong area na ito, mga katiyats. 20 meters circumference. Pagkatapos dito ay puntahan ko ang unahan nito. Dito nabuhay ang dugo ko, mga katiyats. Brown bottle na
kadalasan ginagamit ng mga Hapon noon. Ewan ko lang kung ito'y legit Japanese bottles, pero sa kulay pa lang niya, parang Japanese bottle siya. Okay, at ano bang ginagawa ng mga butilyan niyan sa bundok? Sino kayang nagdala niyan? At hindi siya ibinaon, isinuksok lang under this rock. Kaya pwedeng siguro uminom lang diyan doon noon ng mga tao at nilagay diyan under that rock ang mga bote. Pero kung yun ay Japanese bottles, balikan ko yan mamaya at titingnan yung mga marka. Kung yan ay Japanese bottle, therefore, meron talagang nakabaon pa diyan na mas malaki kaysa natagpuan nila noon na raw diamond at medallion ng Spanish priest. Okay, kaya lahat ng mga bato na kakaibang hugis dyan na malalapad ay akin yan i-detect. Bukas mga katiets, ipapakita ko sa inyo ang totoong genuine Yamashita Hollow Rock Treasures. Napakalaking bato na akala mo bato, yung pala ay kinarb ang loob ng bato at nilagyan ng chamber at napakaraming treasures. Yun ay recovered treasures. Ang importante, makita niyo kung ano talagang itsura ng hollow rock na malaking bato. Kaya nga palagi kong dinidetect ang mga lalaking bato kasi baka matsambahan natin yung hollow rock chamber ng Yamashita Treasures. Okay, kaya dito, pahinga muna kami mga katiets. Manangalian siguro muna kami bago uwi. Ayan yung mga bote, orange, brown orange ang kulay. Typical bottle ng Yamashita Treasures. At ako'y mananghalian muna mga katiets, kain tayo at ako'y mag-iwan ng mga katagang don't stop searching for your golden dreams. Ciao for now.